ang bayanihan ng mga Pilipino. Tulad sa Italia kung saan mismong mga OFW ang nagre-repack at naghahatid ng mga relief goods sa ating mga kababayan. Nakatutok si Oscar Oida. Naglalakad tayo para mamigay ulit ng mga natira pang rasyon. Bit-bit ang relief goods, isa-isang sinadya ng OFW na si Ray Lapitan Rebudal ang mga bahay ng mga kapwa Pinoy sa Reggio Calabria sa South Italy. Hirap na raw kasi silang makakuha ng supply ng pagkain. Ang mga kababayan natin also halos isang buwan at kalahati na nakalockdown dito sa amin. Tapos yung mga may trabaho dati, hindi na rin makapagtrabaho dahil napot yung sa lockdown na ito. So kung walang trabaho, walang sweldo, tama? Oo, tama. Katuwang ni Ray ang ilan pa nating kababayan doon mula sa paghahagilap ng tulong, pagre-repack hanggang sa pamamahagi nito. Ayan si, Press, nagre-repack na. Kumaway ka, kumaway ka. Kailangan ng support! Ayan po, kami lang po nagre-repack dahil bawal ang marami. Mga pasta-pasta. Ito po yung mga kiwi na mga prutas. Yan ang dami po. So, pamimigay natin sa ating mga kababayan. Ang ilan, paabot daw ng mga nakakaluwag-luwag na kababayan doon. Pero marami rin galing sa Italian government. Na medyo nahihirapan yung gobyerno ng Italy na maghatid ng mga tulong. So naisipan ko po na kontakin yung komune, yung tinatawag na munisipyo. At binigyan kami ng mga goods at naihatid namin sa ating mga kapwa Pilipino na talagang nangangailangan. Mahigit 3,000 raw ang Pinoy sa kanilang area, kaya ubusan daw ng lakas ang ginagawa nilang bayanihan. Pero ang pagod, gaano man katindi, naglalaho raw dahil sa mga ngiting isinusukli ng mga kababayang natutulungan. Panawagan ko lang po dyan, sana yun nga, makinig sila sa kung ano ang inuutos ng ating gobyerno. Dahil ikabubuti din natin yun, huwag na po sanang lumabas kung hindi po lalabas dahil yung mga lalabas lang po, yung mga priority lang talaga na. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Nahuli kam ang pamamaril ng riding in tandem sa isang lalabas.